Sir, tatanungin ko sa inyo, ah, huwag kayong magagalit. A long time ago, actually, you showed me the room of Yabo. Oh, when we had that new building, so I had to use that place. Oo. So, yung office niyo ba, sir? May nagtatanong, meron pa bang bedroom sa office? Meron, siya. Meron pa? Hanggang ngayon, yung bago mo office niya, ano yung bedroom? Doon kayo natututong? Pag nandun lang, tanghali yan. The only time I think I slept there night time when we were under siege. 87? No. Yung 2006 that time. 2006. Yeah, either 2009 or 2006. Okay. How do you deal, sir, with your anger? Minsan, nilalabas ko, minsan sinasaloob mo lang. Sinasaloob yun na lang? Are you the type na nag-ano ng cellphone? Sa mukha ni President? Siguro yung mapagalan. Oo. You're the type also? Never? Oh. Bakit normal ba yung tatapo lang? Normal? Hindi yung cellphone yun. Computer lang. Natapon yung glory. Tatay, sir. Kayo hindi, sir. Ano nyo inaano? Pinagadalita. Inumura? Pinagadalita. Hindi mura. Kasi ang tawag sa inyo, may ano, actually, okay, ang reputation nyo is parang urban warlord. Is that, warlord? Yes. No, I cannot speak in that warlord. Why? Wala naman akong mga features and characters that makes one warlord. Ano yun, sir? Yung mga nag-uupo nyo na makita ko, wala kayong mga imported wala akong mga imported ng mga tao na matatawag eh. Yun, okay. Pagkaintindi mo ng warlord, hindi ako yun. Sorry, sir. I have to ask. Kasi yun ang reputation nyo eh. Eh kasi, nung panahon ni Corey, basically ako lang yung civilian leader na pumupunta. Hindi lang ba rin. Eh, siyempre, makikipagdaban tayo ng mga pito na rin mo doon. Eh, behind the poop. How many guns do you own? Hindi. Oy, pusi. Meron kayo? Wala. Yung mga lahat ng ginagamit kong ba yun, naka-licensya. Oo, pero so how many guns na naka-licensya sa inyo, sir? 16? Wala, hindi ko papayagin yung 16. Si Noynoy, 16? Ha? Eh, paano collector si Noynoy? Kayo hindi. Hindi mo mag-ginagamit kung mapu-collector. Balil ko is functional. Functional. Mga ilan, sir? Or may protection. Mga ilan? At pinata na ka, ano sa akin, tatlo o apat. Tatlo o apat. Personally, mga 9mm? Ayun nata ako 9mm, or 45. May 45. Maliliit. Hindi masyado. Hindi, meron nata na ka, ano sa akin, so shotgun. Shotgun? Yata. Kasi sir, parang takot sa inyo ang tao eh. Matito naman, pala ko malalalo kong takot. Hindi naman ako si Yabo. Ang basis ng pagkakaboto sa akin is good governance. Kaya ba, kinalaki niya, ganito kami sa Makati. Kasi, sa tamang pangamahala, you meet the
necessities of our residents. Kausap mo na po yung nagtatapot sa akin. Yun na siguro, baka mga kalabang ko yun sa politika. Ngayon yung nagtatapot. Kaya maglalakad ka, nagtatapuan. Kaya po kung naglalakad ako, niyayakad ako. Kaya matatapot ang tao sa akin. Para siguro yung mga nagtatapot yung magluwa-luwa lang sa lalang pinapaw sa akin. Bihira sa buwan na siya na siya mga warrior sa siya siya na siya. There's another thing that I need to ask you, sir. Nilabas na extensive report tungkol sa'yo ang news break before. I think that was 2001. Pero according to them, sinagot nyo naman yung mga allegations doon. But, okay, what I want to ask you is, how many houses, condos, properties do you own? Ha? Ipo lang yung suda nagsasabi niya. Hindi, I don't care about my concert. Kasi yung inulit na naman yung charges na condos. Hindi, pero is it, personally, and I mean, kung ano hindi yung family, how many do you own out there? Makailangan sa Batangas sa Bogatis. Oo. Wala ng condo. Kondo dating, alam ko lang nakatira sa kondo, nakatira sa bahay. Si Ito Kusutman. Ngayon sa bahay na lang? O, may bahay na lang. Ngayon sa bahay na lang. Siya na lang wala dito sa bahay na. Okay. At ang alam ko, sa yung apo ko, step yung buko kay Abigail. Ngayon na lang wala dito. So, yung Batangas is how many hectares? Kasi, ayun ako yung sa Babuyan. Mga 10 hectares? 11? Yes. Mga around 10 hectares. Namana niyo yun? Binito. Okay. And bibigulo mo. Kasi yung kinos na nila tayo. 30 pesos. 30 pesos per square meter. Per square meter. Sir, kasi, okay, you're aware, kasi ang daming ang, I can understand na, you know, Gloria Arroyo has been trying to get here for a long time, no? Since 2001, parang hinuhuli na kayo. And so, I also look at what the Commission on Audit is coming out with. You know, I want to, parang, for me, I'm looking at it very objectively. Yung Commission on Audit naglabas ng yung mga financial statements ng cities. Tapos, kayo, naglabas din ng mga, yung sa financial statements sa, ano, how do you, ano, the difference in the statements of income and expenses between the two? Ano, mga technical matters yan. I'm glad you get this from our president. Sino, sir, Desperate lang. Itanungin mo sa kami kung paano yung position niya. Would you give me permission to talk to the president? Yeah, you don't get the permission. You talk to them and they will give you the information. They will give you the information. Sino sir doon? Ang Vice-Mayor Barlis. Barlis? Parang on that level, hindi na kayo masyado. Hindi, figures yung pinag-uusapan natin. Hindi ako kapaganda mali-mali pa ako sa inyo sa sarili. Pero ano, may mga general statements. Okay. So I will talk to him about that. There is, this is a widespread perception, no? And it didn't come from Winnie Monsoon. In fact, I have been, you know, I have been hearing, and it's on the internet, like every time a building is constructed, you get one unit.
You know, a little mahirap sa atin. You know, this is a negative thinking of society. Everything we have achieved, especially on the life of the whole top of our government officials, we have kind of not have a good as possible to hindi pa pwede maganda, pa pwede magagawa ng bahay mo, at kailangan talaga about extreme poverty o yun ang mga ideal government positions na dapat umasuso. Saka lahat ng mga kaso mo? Ha? Lahat ng kaso ko pa ni politika yan. Pagkatapos ng ng eleksyon, eh, ang charges kagikabila. Eh, di ba naman sa atin, ito, ano ba, maghiwalay tayo ngayon. Kung ihabla kita ngayon sa fiscal office na body can defend me. So, you already have a case. Wala namang censorship. I understand. Hindi na ipapres in the papers. Oh. Headline pa, you know? So, I have seen the charges against you by Bobby Brillante. I know for a fact, for instance, noon, may kato sa ulo si Bobby Brillante. I mean, I know that. Because I used to cover local government, kay Nene Pimentel, and then later on, I've been covering for a long time. Pero, kasi when I look at the, ano, I think the question really is, if not that politician should say poor, but I think what people are wondering is how did you become very wealthy? I think that's the thing na ano. Very okay. Okay, sir. Ano yung basta't lahat, network nyo? Lahat okay. Ng charges sa akin, corruption. Wala na yun. Okay. So, kaya ba, inilabas siya sa inquiry na unresolved plunder process. Binag-hirap sa media natin, hindi nag-research. I don't think there is a plunder case filed against you. I mean, marami ang plunder cases, excuse me. Hindi, pero hindi kayo na-arraign eh. Kaya nga, alam mo kasi dito, previewing yung charges. Pag inihabla ka sa fiscal office, it's a charge. When, okay. When you have a case in court, it's a charge. So, yung mga karamihan ng sinasabi charges sa akin, nasa ombudsman, it's like a fiscal office. Preliminary investigation. Well, I can understand. Personally, I can understand. Sa mga media natin, they build on technical matters. And in many instances, they're not asking it. No, kasi personally, I can understand why Gloria Arroyo has been after you. Because you have... Dito nang nangyayari lahat ng rallies eh. Yung kay Era. Yes, I know. No, pagkatinig na mo yung mga kaso ko, underground, kung ano. Pagka takampi ng administrasyon, ministerial in nature. Sayang, doon mo ilangit yung mga Pilipin mahagpas. Ang mga Pilipin na noon, kailangan mong oras kong tingnan lahat ng dokumento. No? Pinapipirma ka lang as head of agency. Ang dami ng pinagdaanan mo. O lahat ng proseso na yung pinagdaanan. Pagka taba! Pagka galit kayo ang malakalang hindi yung proseso. Ha? Can I take a photo with your knee? With your, ano? Picture ka kay picture. Picture ka lang kita. Fire. Okay.
kalabang ka, conspiracy. Isa po, ano mga pinatitiuman nyo pa dyan? Wala naman kami na, ano kami yan. O, pagka, pakampi ka, ministry yan. So, walang liability. Pagkalaban, tayo binigyan mo, criminal, conspiracy. Pagdating naman ng oras, may panila makrebeba yung conspiracy. Pero nakalabas ka sa media. Pinay charge, investigation group charge, etc. etc. Dito sabi ko sa iyo, this is a negative thinking society. When I thought of asking for mga coffins ng mga na mga sinusulong ba? Cremation, yung mga coffins sa mga kinikremate, okay? I think I was the first local official na lang humihin ng mga coffins nila. O din, collecting coffins. O, pero yung coffins nila, ala pang isang mga naubos ng lahat. So, kasi yung na pinapapabigay sa mahirap. Basta, ang news wanted dito is negative. O siguro, sir, kasi binibet ka lang ngayon ng tao. Because they're looking, you know, you're aiming for the highest position. That's important to them. Sir naman, you were initially running for president. Yes, but at this point, let's forget the politics of 2016. Okay. This is the time for us to work, try to unify the country, solve our basic problems of hunger, unemployment, peace and order.